Magandang araw sa atin lahat, lalo-lalo na sa mga boxing fans sa buong mundo, saan man panig kayo naroon. Okay, marami tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa boxing, no? Sa simula na natin. Unang natin pag-uusapan yung nalalapit ng mga laban, no? So, sa April 25, Huwebes, laban sa Inglewood, California ni Rizaket Sorumbisay, laban kay Juan Francisco Estrada. Ito ay para sa junior bantamweight na ang may corona ay si Rumbisay. Siya ang may hawak ng WBC at Ring Magazine title ng junior bantamweight. Okay, so si Rumbisay, sa mga hindi nakakakilala, siya ay rated, no, sa Ring Magazine number 8 pound for pound sa buong mundo. At ang kalaban naman niya na si Estrada ay number 1 naman, rank number 1 ng WBC. Okay? So bakit tayo interesado dito sa laban na to? Kasi ang ating kababayan na si Donny Nietes ay rank 2 rito, no? So susunod na siguro kung sino manalo rito, kung mananatiling champion, ay posibleng makalaban ni Donny Ahas Nietes. So abangan natin yan, tignan natin, at lahat pareho silang dalawa na nangangako na mag-end to sa knockout. Okay. So, mapapanood yan, syempre, sa The Zone, no? Hindi ko alam kung paano natin mapapanood. Pero definitely, mapapanood natin yan sa internet. Okay, another update. Maraming kumalat na ang susunod na makakalaban daw ni Anthony Joshua ay si Luis Ortiz na, no? Pero pinabulaan na ito ng kampo ni Luis Ortiz. Na sinasabi nila na sila ay bahagi lang ng gimmick na ginawa ni Eddie Hearn. Okay, paano nagagamit si Luis Ortiz ayon sa kanyang kampo? Kasi gusto nilang baratin yung mga posibleng makalaban ni Anthony Joshua sa June 1. Instead na sila yung magkumahog, pag nasabi nga nila na halos done deal na yun sa kanila ni Ortiz, eh mababarat nila yung gusto pang makalaban si Anthony Joshua. Unlike daw ngayon na yung mga heavyweight boxer na available, eh medyo nagpapataas ng presyo dahil alam nila na may date na para sa laban na to, pero kailangan ng kampo ni Anthony Joshua ng makakalaban. So, kung nasabi nga nila na in the running si Luis Ortiz, eh medyo mabababaan nila yung presyo. Pero sa akin naman, kung willing ka naman na ikaw naman eh gusto mo naman talaga mag-champion at hindi naman at sa tingin mo ay kaya mo naman si Anthony Joshua, bakit hindi mo naman lalabanan? Kahit ba sabihin na mas maliit yung gusto mong matanggap para sa ganito kalaking laban, eh dapat naggayahin mo na lang yung mga unknown boxer nung araw na pinilit lang na mapalaban yung mga replacement. At isang pinakamagandang halimbawa nga dyan sa mga replacement fighters ay ang ating pambansang kamao si Manny Pacquiao, na para makilala lang siya, ilan linggo lang yata bago siya nasabihan, eto naman ay sa June pa, meron pang buong Mayo. So makakapaghanda pa rin naman kahit yung mga boksingero na wala pa sa isip nila na lumaban sa June. Eh si Pacquiao nga, 2 weeks lang yata nung kinalaban niya nung panahon na yun, yung kampiyon ng Africa din, si Lelo Lidwaba. Okay? So much for that. Ang pinakatampok na balita ngayon, kahapon, pinag-usapan natin to kung ano mangyayari sa labanan ni Nonito Donaire at saka ni Solani Tete. Ngayong malapit na, pero nag-withdraw si Solani Tete dahil sa injury, no? Sabi nga, ang kinakatwiran ni Solani Tete, ng kampo ni Solani Tete, na hindi naman natin po pwedeng baliwalain, no? Ang sabi nila ay napakabigat na kalaban ni Nonito Donaire.
Kaya hindi po pwede na ikaw ay hindi 100% na healthy, no? So, dahil dyan, eh, talaga namang may katwira naman, no? Alang nga namang isugal niya yung kanyang mga, yung kanyang corona para lang matuloy ang laban na hindi siya 100% na, hindi 100% healthy ang, o handa ang kanyang pangangatawan. So, bigay natin yun at open pa rin naman sila na balang araw sana magkaharap pa rin si Nonito Donaire at si Solani Tete kahit na hindi na sa loob ng World Boxing Super Series. Kahit na mag-meet lang sila bilang mga champion. At mangyayari lang yan na champion pa rin si Nonito Donaire kung tuloy-tuloy na mapagwawagihan niya itong series na to. Dahil once na matalo siya, pati yung championship niya ay tangay nung mananalo. So, ang pinalit sa kanya, si Stephen Yang, no? Na lalaban din naman, undercard nung panahon yan. So, hindi na sila naghanapan ng iba, doon na rin yung mga boxer. Pero, syempre, alam naman natin yung quality ng Solani Tete. Laban dito naman kay Stephen Yang na ang tanging nabalitaan natin sa kanya sa mundo ng boxing eh yung sumikat kasi to dahil natatandaan ko yung huling bago siya lumaban parang ilang oras na lang bago siya lumaban eh nahuli pa siya no pinahuli siya ng kanyang asawa o dating kinakasama na dahil sa pagpalya sa child support. So nakita niyo no sa Amerika, grabe yung ano ron yung pag hindi mo sinuportahan yung anak mo, eh yari ka, no? Pwede ka makulong. So nag-post muna siya ng bill bago yung araw ng laban na yun. So yun yung ano ni Stephen Yang. Yun yung pagkakakilala natin sa kanya. Totally, wala tayong idea. Pero definitely, hindi siya kasing kalibre ni Nonito Donaire. Sabi rin mismo nung, ano, no, nung ditong organizer na malayo sa kalibre nila Solani Tete at ni Donaire itong si Stephen Yang. Ang advantage niya lang, sa 30 years old niya, bata lang siya. Pero yung kahandaan sa ring, yung kahandaan ng mamalalaking laban, yung experience sa aktual na laro, yung power, punching power ni Nonito Donaire at saka yung ring intelligence eh lamang na lamang ang ating Filipino flash dito sa laban na to. So manood tayo lahat at panoorin din natin sa May 18 yung makakalaban ni Donaire kung sakaling siya magwawagi na sa tingin naman ng marami eh mapagwawagihan to ni Nonito Donaire para mapalaban siya sa magwawagi naman dun sa another semifinals na si Inoue at saka si Rodriguez. So, para magkita na sila dun sa tinatawag nating World Boxing Super Series Championship ng nakataya ay ang Muhammad Ali Trophy. No? Okay. So, ang isa pang interesting dito sa pag-atras na to ni Solani Tete dahil sa injury. Eh humirit ngayon tong kababayan natin, yung kapapanalo pa lang na si Gianreal Casimiro. So kung hindi kayang ipagtanggol ni kasi si Gianreal Casimiro yung interim champion ng WBO bantamweight, no? So ibig sabihin ng interim, in case na may mangyari sa champion at hindi niya na ipagtanggol ang corona sa kung anumang kaparaanan ay kaya nga may interim, no? Siya yung pwedeng pumalit na champion. Nagsabi na yung kampo ni Gianreal Casimiro na baka pwede na gawin na siyang regular champion sa pag-atras na to ni, ano, ni Solani Tete sa kanyang dahil sa injury. So malalaman natin yung sagot niyan pagka pumabor kay Casimiro, eh nadagdagan yung actual world champion natin at hindi lang yung mga interim. Okay?
So, subaybayan natin yan. Panoorin natin si Donaire etong darating na Sabado o Linggo dito sa Pilipinas. Siyempre, hindi siya sa regular. Ewan lang natin kung walang balita kung i-cover siya sa regular TV station natin, no? Pero siyempre, meron naman tayong way. Manunod naman tayo lahat sa internet. Okay. Pag-usapan naman natin. So yun yung kaganapan diyan kay Donaire. Meron na siyang kalaban, hindi na yung ipo-postpone. Okay, tuloy yung WBSS series. End game mga kapatid, no? Kung hindi niyo pa napanood, ayoko naman magkaroon ng mga spoiler, no? Ayoko mang spoil, pero napakaganda. Sa Pilipinas, sa mga nakikinig sa atin sa ibang bansa, alam ko nauna tayo eh. Nauna yung Pilipinas na mag-showing kaysa sa US. Kaya napanood na namin yung Endgame. At isang malaking balita, breaking all records sa Pilipinas. Ngayon lang ako kasi hindi na usong rito eh, manood ng sine. Minsan nga nanonood kami ng sine, dalawa lang kami ng kasama ko sa buong palabas, no? Ngayon lang uli nagkaroon ng mahahabang pila. At saka, grabe, ang buong sinehan sa SM, isa lang ang palabas, Endgame. Okay, speaking of Endgame, talagang Endgame yun, no? Speaking of Endgame, Endgame na po ang career ni Marcos Chino Maidana. Diba, nabalitaan natin nung, alam ko, natatandaan ko after ng Pacquiao-Broner fight, ginanahan to si Maidana, no? Nagkaroon ng mga press releases at napanood naman natin na handa na muli siya sa kanyang comeback, no? After 4 years na pagkawala sa ring, ay inihanda yung comeback ni Chino, Marcos Chino Maidana. At na-excite na naman yung mga boxing fans. Alam naman natin kung gaano ka-exciting to. Alam nyo noon, silang dalawa ni Pacquiao yung very exciting na boksingerong panoorin. Ang problema lang ni Maidana, wala siya nung skills. Hindi niya na-develop yung skills na na-develop ni Pacquiao. Parang siya si Pacquiao nung nagsisimula. Ang problema ni Maidana, hanggang sa pagtatapos ng karera niya, hindi niya na-develop yung boxing skills. Unlike kay Pacquiao, nung una, ganyan lang siya, lakas-lakas lang, no? Okay. So, endgame na para kay Maidana. Official na naman siyang muling nagretiro. At this time, ayaw na talaga. Kasi nahirapan siya. Yung napakalaki. Napakalaki ni Maidana, no? Nakita natin muli. At tapos, pinanood ko yung huling mga, yung mga ginagawa sa kanya ni Alex Ariza para makondisyon uli ang katawan. Hindi na kaya. Grabe kong hingalin. Sa edad niyang 33 years old, parang mas matandang matanda pa siya kumpara kay Pacquiao. Dahil nga sa dami ng pinagdaanan niya na knockout, knockdown, halos lahat ng napupuruan siya. Kasi nga yung style niya, yung style pa ni Pacquiao nung araw na suntok. Pero susuntukin kita ng mas malakas. Suntukin mo ako ng 10 beses, masuntok lang kita ng 1-2 ka. Okay, ang pinaka nagtumatak sa atin ang laban ni Maidana, doon naman talaga siya nakilala. Yung laban nila ni Victor Ortiz, di ba? Kung papansin ninyo, bago yung laban niyan, pinoproject ng Golden Boy Promotion na si Victor Ortiz ang magmamana sa corona ni Golden Boy Oscar De La Hoya, na siya yung bagong magiging Oscar De La Hoya. At yun naman, no? Ang tagal ng batang-batang boxer, malakas yung punching power ni Victor Ortiz, ha? Napaka yung knockout niya, ang galing. Ang dami niya ng follower, isang Meksikano. So, lahat ng follower ni Oscar De La Hoya na napakarami niyan. And unti-unti niya nakukuha. At Golden Boy pa yung nagpo-promote sa kanya.
unti-unti niya nakukuha. Tapos yung projection niya talaga next superstar na, no? Ito nang bagong superstar, bagong Oscar De La Hoya. So, at yan ay sinira ng kalabanin niya si Marcos Maidana. Actually, yung first two rounds, talagang bumagsak ng ilang beses si Maidana laban kay Ortiz, no? Pero na nakabawi si Maidana, napuruhan niya si Ortiz. Eh, dito nagtapos yung undefeated record ni Victor Ortiz. At dito rin na-expose kung anong uri ng mentalidad meron si Victor Ortiz. Sayang, kasi napakalakas na champion, napakagaling naman. Ang kulang ni Victor Ortiz, may kakulangan siya ng mental toughness, no? Nung ini-interview nga si Victor Ortiz, sabi niya, napakabata ko pa para madanas tong gantong pambubugbog, no? Babawi na lang ako. So, sorry to say, hindi na nakabawi yung karir ni Victor Ortiz, kaya hindi siya naging superstar na supposedly yun yung pathway sa kanya ng Golden Boy promotion. So, sinira ni Marcos Maidana yan lahat dahil sa pinaayaw niya si Victor Ortiz dahil sa lakas sumuntok nitong Marcos Chino Maidana. At dun nga nakilala to si Maidana na masarap panoorin kasi is either siyang bumagsak o yung kalaban na mapabagsak. Walang ilag-ilag eh. Talagang Manny Pacquiao nga nung nagsisimula. Okay, isa pang notable na laban ni Marcos Chino Maidana ay yung laban niya kay Adrian Broner, di ba? Ito naman si Adrian Broner. Ito naman yung pinopromote naman ng Mayweather promotion na bagong Floyd Mayweather Jr., no? Siya na yung papalit. So sa galing magbenta ng sarili, sa galing magsalita, sa galing ng talkies, eh nakuha lahat 'to ni Broner, no? At maraming fans, yung fans naman 'to ni De La Hoya, ni Mayweather. So naniniwala yung pangalan niya nga, 'di ba? Si Manny, si Mayweather, Floyd Manny Mayweather, 'di ba? Ito naman si Adrian Broner, AB, about billions. So kuwang-kuwa niya yung yung gimmick ni Floyd Manny Mayweather na kumita ng pera. At sino na naman na sumira sa karir ni Adrian Broner? Siyempre, si Marcos Chino Maidana. So bago yung laban nila ni Maidana, talagang tanggap ng boxing world na iba tong Adrian Broner na to. Ito na yung bagong Mayweather. Pinopromote pa ni Mayweather, talagang con todo support. Ayan, yan ang sumira, si Marcos Maidana. Sa YouTube, pag pinanood niyo yung laban nila, yan yung isa sa mga best sa yung mga, basta panoorin nyo, matutuwa kayo. Kasi yung mga lahat ng mga binitawang pananalita ni Adrian Broner, pinakain sa kanya ni Maidana. Lahat ng pambabastos ni Adrian Broner ay nilamon niya sa ring. Unanimous decision. Eh grabe na nga, kamping-kamping na nga yung mga judge kay Adrian Broner, pero hindi nila na deny kay Marcos Chino Maidana yung corona na nakuha niya, nung talunin niya unanimously si Broner, dahil ilang beses niyang pinabagsak ilang beses niya rin ginago si Broner, at tuwan-tuwa yung mga manonood. Okay, kaya mabalik lang tayo kay Victor Ortiz. Yung alam niyo yung mental toughness yung kulang sa kanya. Yung laban nila ni Mayweather, muntik nakuha niya na si Mayweather Maganda yung atake niya kay Mayweather Yung inulo niya, di ba? Hindi niya matamaan ang suntok, inulo Tapos, sorry siya na sorry. Tapos na nga, pinaglaban na sila. Kaso sorry pa rin siya. Di ba? Inupakan siya ni Mayweather, tulog. Wala nga kulang nga sa kokote si Victor Ortiz na isang dahilan ng hindi niya pagsikat. Anyway, so dalawang
future superstar ang sinira ni Chino Maidana yung career. So, sinukuan niya yung training kasi talagang kung makikita niyo kung paano siya tinitrain para magbawas ng timbang o para magpa-condition pa lang, eh, todo nahingal. Siguro naisip ni Maidana, nakaipo naman siya. Siguro ang natitira sa, ayon sa huling report, mga ang pera niya pa sa kasalukuyan ay $3 million. So, hindi siya nag-alaga ng katawan eh. Hindi katulad ni Floyd Mayweather at saka ni Manny Pacquiao. Pag nakita nyo kahit wala silang laban, eh, konting-konti lang yung susunugin nila sa gym para sa gym. Gym. Para maabot kung ano man yung weight class yung lalabanan nila. Yun yung pagkakaiba talaga nung Mayweather at Pacquiao. Eh. So, yung ganong kalaki at gusto mong lumaban uli, eh parang mas malaki pa siya kaya ano eh. Kung mapapanood nyo ngayon si Eric Morales, mas malaki pa si Chino Maidana eh. Sabay gusto mong bumalik. Eh, hindi po pwede. Okay? So, hanggang dyan na lang. Bad Aratilis po.